So we have the phalange, buto sa daliri, no? So we have three parts: the proximal, the middle, and the distal. Okay? Proximal or basal, middle phalange, or distal or terminal phalange. Phalange, yun nga po yung buto sa ating daliri. It's the skeletal finger. Kung saan makita yung friction ridges, no? It is made up of three bones, tatlong buto, no? So we have the basal, pinaka baba, no? Base, proximal phalange. It is located at the base of the finger, kung saan malapit po siya sa ating palad, no? Ito yung basal or proximal phalange. So, middle phalange, itlang buto ng daliri. The next in above the basal, no? Okay, natawag po yun na middle phalange. And we have the terminal or distal phalange, yung pinaka-yulong buto ng ating daliri, no? Ito, kung saan nakafocus ang ating study, no? Yung fingerprint, okay? The particular bone covered with friction skin, kung saan may kita yung mga iba't ibang pattern, no? Having all the different types of fingerprint patterns, and it is located near the tip of the finger, kung saan yung pinakatukpok ng ating daliri, no? Terminal or distal phalange. So, number 9, different patterns ng ating fingerprint. We have the friction skin, okay? So, yung hairless skin, no, ng ating balat. Okay, and it has a ridges and furrows, kaya magaswang, no? Friction skin. It is also called the papillary skin. So, may baba pong pangalan ang friction skin, papillary skin. It is also known sa pagsa-biologist, volar skin naman pong tawag nila sa friction skin. It is called as a papillary or epidermal ridges. Okay? These are strips of skin on the inside of the end joints of our fingers and thumbs by which fingerprints are made, ridges and furrows. Yun po ang part ng balat na may ridges and furrows, friction skin. So, ano nga ba nilalaman ng friction skin? So, ridge surface, it is the component of the friction skin that actually forms the fingerprint impression. So, yung kabuuan ng ating fingerprint, that was ridge surface, no? Kung saan napapaloob yung ating ridges and furrows, kung saan nabubuo yung fingerprint impression, ridge surface. We have ridges. These are the tiny elevations, mga nakaumbok or helix structures found on the epidermis layer of the skin, kung saan nakita sa pinaka-labas ng ating balat, containing sweat pores, kung saan nakita rin yung labasan ng ating pawis. So, once natin transfer ito sa ating fingerprint card, this ang mabubuo is black lines with tiny white dots. Bakit may tiny white dots? Dahil nga po dun sa ating sweat pores. Dun din po sa nakapaloob or nakikita ang ating sweat pores. So, ito po siya, no? Sa image, makikita, no? Yung mga nakaumbok na balat na may butas, di ba? Yan yung mga butas-butas na maliliit. That was sweat pores. And yung nakaumbok is yung ridges, di ba? So, once natin transfer siya sa fingerprint card, no? Ni-rolled po siya as a peeking fingerprint impression, no? Black lines po ang mapoproduce. Okay? Yan yung ridges, okay? And we have the furrows. Po yung mga nakalubog, canal-like impression or a depression. Ito po yun, no? Para po siya talagang canal, no? Canal-like. Dahil nga po nakalubog. Pang between the ridges, okay? Sa pagitan ng dalawang ridges. Ayun nga, no? Mga nakaumbok. Sa pagitan ng dalawang nakaumbok, yun po ang furrows, no? Which may be compared with the low area in a tight low area, nasa ilalim, no? They appear as white lines in an ink impression. So, sa pagitan ng dalawang black lines, yung po yung white spaces, no? White spaces or white lines dahil yun po ang ating
furrows, nasa pagitan po siya ng dalawang black lines, dalawang ridges, no? And we have the sweat pores, yun nga po yung labasan ng pawis, no? Mga butas-butas na yan. Tinatawag din siyang, sometimes called an island, each color's white. Nga lang kulay puti, no? Yung kanyang kulay, no? Once na, pinrint po siya or tinransfer po siya sa fingerprint card, no? White lines. I mean, white dots, right? And we have the sweat duct. Bakit sweat duct? Para po sa kasing tubo na sa loob po ito ng ating balat, no? Saan dumadalo yung ating pawis, sweat duct. We have the sweat glands, responsible for producing sweats, no? Siya po yung nagpo-produce ng sweat na sa loob din po ng ating balat. So, fundamental layers of the friction skin. May mga layers ng ating friction skin. We have the epidermis and dermis. The epidermis, outermost layer ng ating balat. So, epidermis has a two main layer, the stratum corneum, which is the outer, yung pinakalabas talaga ng ating balat, tinatawag na stratum corneum. And yung manipis na layer is the stratum mucosum, kung saan kasunod lang din ng ating stratum corneum, no? So, we have the dermis, yung innermost layer, containing the blood vessels, no, yung mga glands, yung nerves. It is where the dermal papillae, so, napaka-importante ng dermal papillae, no? It was responsible for the healing process ng ating balat, no? So, when it comes to the destruction of our skin, so, pag once na na-destroy ang epidermis, temporary scar lang po ang mapag-produce. Pero once na dermis lang na-destroy dahil nandun na po si dermal papillae, no? Permanent scar, no? Ang kanyang napoproduce, so, nagiging peklat, okay? Ito nga, no? Yung ating part ng ating balat, mga layer-layer, no? Epidermis, stratus corneum, stratus mucosum, no? Ito si dermis. Saan nandun yung mga glands, no? Sweat glands, yung mga nerves, yung mga blood vessels, yung mga papillae, yung ating